So, kaya tayo pwedeng dumaan para maiwasan natin yung traffic? Sa tingin ko, sa Labis lang tayo kasi mas mabilis yung daan doon papunta sa cementerio. Bilisan na lang natin kasi gusto ko nang linisin yung puntod ni Nanay para makapagdasal tayo, magkaroon naman ng katarungan pagkamatay. Laura! Laura, buti naabutan ko kayo. Ano na naman ginagawa mo dito? Nag-usap na tayo, di ba? Pwede ba tama na? Laura, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Hindi naman ako pumunta rito para humingi ng tawad eh. Ito, Oliver. Pwede ba sa ibang araw na lang? Hindi ko pwedeng pagpaliban to. Teka, Tito Oliver, ano po ba yung tinutukoy niyo? Laura, Alam ko na kung sino may kagagawan sa pagkamatay ni Nanay Fely. Hindi lang basta hold up ang nangyayari sa kanya. Pinatay nanay mo. Binabalaan kita. Hindi ka pa nakakabawi sa mga panluloko mo sa akin. Huwag mong dadagdagan! Laura, nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, pinatay nanay mo. Anong alam sa pagkamatay ng nanay? Si Veron ang pumatay sa nanay mo. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Alam ko ninaloko kita, pero pakinggan mo ako. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo ngayon. Hindi ako nagbibiro. Ikaw na paniwalaan mo ako. Anong ebidensya mo, Tito Oliver? Para patunayan sa amin na nagsasabi ka ng totoo. Sige, Hilda. Handa siyang isawalat ang lahat. Lahat ang nalalaman niya kay Veron. Kaya, Laura, paniwalaan mo ako. Magtulungan tayo. Mapapabagsak din natin si Veron. Tao ka ni Veron, di ba? Pinagtanuhan niyo ako para pasakitan ako. Sige. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit gusto mong pabagsakin ngayon bigla si Veron! Laura, kumapit ako ng sapatalim dahil sa anak ko. At ngayon, hindi na? Okay na, anak ko, Laura. Nasa ligtas na lugar na siya. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon para maitama lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon ulit, Laura. Hindi mo man ako mapatawad ngayon, pero sana matulungan ko kayo para mabigyan ng hustisya si Nanay Fely. Tarin mo.